Namimiss ko kayo. It's been a while. Matagal ako nawala. Gawa ng busy sa paggawa nitong camper na to. Ito ang ating magiging travel buddy. Siyempre, mamamasyal tayo. So, pupunta tayo ng Alaska. So, kailangan ihanda natin itong ating mga gadget. Anyway, before on that, meron akong episode na I have to show kung paano ko ginawa itong camper na ito. Very challenging itong mga ginawa natin. Alright! Welcome back to Saglit Neto Nation. Okay, we're back. It's been a while hindi tayo nakapag-vlog kasi marami tayong project. Anyway, i-share ko kung anong project natin kaya medyo na-busy tayo. Naglagay ako ng camper. So, 2 months ako nanood ng YouTube para kung anong i-approach yung camper. Okay? So, eto, maliit lang siya. Kasi napakamahal ng gasolina ngayon eh. Kaya, mas mabuti, maliit na camper. Plus, maliit lang naman ako. So, ito yung advantage ko na maliit lang yung camper na ilagay ko. The idea is marami akong mga kaibigan na may mga mobile home, yung mga malalaking RV ay ginagawa lang nilang storage dahil sa mahal ng maintenance. Yung gasolina, 8 miles sa gallon, that's too much. Especially napakamahal ng gasolina ngayon. So, plus yung yearly, at saka kailangan mo pa ng designated parking arado at tumat sa maintenance sa mga malalaking unit. Anyway, come around and then I'll show you what we have here. So, on the process pa, right now I'm in 75%. So, ito ay nagpa-extend ako ng 3 inches. I am requesting for 6 inches. Kaya lang, hindi po maiging builders dahil illegal daw baka mag-tilt. Okay? So anyway, pwede ko din pataasan yan. Kaya lang, ang challenge dito ay yung width. Okay? So, gusto ko yung mabilis lang siya. Anyway, I'll be showing you what we have here. I'm still in the process, but I'm 75% na. Okay? So, ito, lalagyan ko pa ng mga kama, everything. And then, the important one is my fishing pole. Okay? So, if you notice, I have my own idea here. Let me see. Wala pa sige. Ilagyan ko ng mga conduit. And then, tinubela ko siya ng bamboo. Pilipino tayo. Kailangan natin maglagay ng mga bamboo. Yeah. So, later on. And then, hindi pa. Lagyan natin yung mga decoration niya. There you go. Yeah. That's it, huh? So it's all about fishing. Anyway, meron ito nalagyan ito yung insulation. Naka-insulation ito eh. Nalagyan siya ng insulation. And then, meron na siyang kama dito. And then, kitchen. Bench. Meron ito mga, marami itong special features at napakalaki ng storage ko rin. So, if you notice this, alright, itong mga fishing pole ko, importante sa ato dahil ikipusin talaga ako eh. So, ayoko magbutas dito sa wall. I don't want to put hole here. So, what I did is, nag-improvise ako, naglagay ako ng mga conduit to support. That way, I can hold something here. Yeah. And then, I put some light. There's a light here. There's light. One more light here. And then, we have a ventilation. My ventilation is reversible. Pwede mo gamitin na pan at pwede rin yung exhaust pan siya. So, it's a long way to go. So, right now, 75%. So, we're gonna, by Wednesday, so we're gonna put we're gonna cover this. We're gonna put the bed. We're gonna put the kitchen, a refrigerator. So, yeah. Marami pa. It's a long way. So, almost there. So, we're in 75%. That's nothing. Ito ang pinakamatagal. This one takes like 2 months to put it together. Kasi
use aluminum, and then you gotta put insulation. So during summer or winter time, kailangan mo meron kang insulation. Anyway, let me show you a very important one. Okay, let me. All right. So this one you can close it, and then so I should show that. All right. So. Da 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 da. There you go. So pwede mo siyang itig dito. I'm planning to put box here. So i-slide to dito and then I can do barbecue here. So little by little is gonna happen. But so by Wednesday probably give me a week and then this thing gonna be done. Okay? So one more week to go. And then you can go pasyal po mo. There you go. So marami tayo pupunta. Pupunta tayo mga Sequoia National Forest. Well, I live in California. And then in California, there's too many water. May mga waterfalls. We have a desert. We have a lake. We have river. I'm close to ocean. I'm walking distance to the ocean. So, kaya may fishing pool ako. So, this summer, it's gonna be a busy summer. Okay? So, sa gitna ito nation, hang on. Marami tayong pupuntahan. And then, next month, we will go to Alaska. So, and then, mag-interview tayo ng mga tao doon. So, hopefully, makakuha tayo ng mga isda doon. Makabit tayo ng mga tao. So, right now, you know, so, when they make over to in within the month, there's a big changes, okay? So, kapag tayo may mga bed niyan. So, lalagyan natin ng mga curtain. Anyway, all... okay, let's put this back. Yeah. That's a good thing about this. So you can do some barbecue here. This one, you save a lot of gas. And then in the front, this one is pretty much a gallon only, B6. Okay, I had this dito pa, Mark. So I'm planning to put Sagit Neto Nation on the top right there. Yeah. All right. So I'm so excited, okay? So, hang with me at marami tayong pupuntahan, okay? So, pasyal po more! Yeah! Ang dami nating mga akit yung bundok, okay? So, mapapalaban na ito. So, I don't know how many state na mapupuntahan natin, but we'll see. We will check the budget. Abalang gasolina kasi! Woo! So, marami mga nag-iimbita, hindi papasyal na natin yung mga nag-iimbita. Okay, so let's see what they have. Gusto ko mga waterfalls talaga eh. So, ang mangyayari dito, mayroon akong bucket list na lahat ng mga waterfalls ay pupuntahan ko. So, sa Pilipinas, nakarating ako ng Bislig. Okay, sa Agusan del Norte, napuntahan ko yun. Sa Tinagu Falls o sa Mindanao. So, marami akong napuntang waterfalls. So, Niagara Falls nga pala. Last month, napunta ako ng Canada. Been to Niagara Falls, you know. So, but itong year na to ay i-dedicate ko muna sarili ko sa California. Dahil napakaraming waterfalls dito na hindi ko pa napupuntahan. Actually, mga apat na waterfalls pa lang na pupuntahan ko sa California. Probably like 6. Kasama pala, meron pala nga Yosemite. Napunta ko na yun. And then, Grand Canyon, pupunta rin tayo dyan. I've been there like 3 times, pero pupuntahan ulit natin dahil sayang naman. Utah, I don't know if there's a waterfalls in Utah.
but babalikan ulit natin yan in Utah. So that's a good place to go. Alright, so we can do it now at napakarami nating pupuntahan pa sa Pamua. Okay, hintay-hintay lang kayo at matatapos na itong kampiyon na ito. Okay, so mahirap naman yung hindi pa handa yung ano yung tulugan nyo eh, dahil mahirap magbiyahe. Kaya kailangan talaga insulated. Oo. Okay, alright, I'll see you there. Okay, Pasyal Pumor sa Gitneto Nation. We're rolling. There you go. Ito tayo dagat. Ha?